Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayo? Ako po si Vanjo Merano at ngayong araw na to'y magluluto tayo ng ginataang hipon na may sitaw at kalabasa. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo dito ng hipon. Itong hipon ay nalinisan na natin. Hinugasan na natin ito at pagkatapos ay na-deveine na. Ibig sabihin nun, tinanggal na natin yung bituka. Ginunting ko lang yung itaas na bahagi dito. At pagkatapos, sinungkit ko lang yung bituka. Importanteng-importante yan. Kailangan din natin dito ng kalabasa. Pwede tayong gumamit dito ng tinatawag na kalabasa squash. Yung katulad ng ginagamit natin sa Pilipinas, yung nabibili sa palengke palagi. Or pwede rin tayong gumamit dito ng butternut squash. Ito naman yung sitaw o yung snake beans. Kilala rin ito sa tawag na string beans. Kagamit din tayo ng coconut milk o ng gata at ng coconut cream o nakakang gata. Optional ingredient para sa recipe na to, ang pangsigang na sili o yung siling haba. Kagamit din tayo dito ng sibuyas, ng luya, bawang, patis, ng ground black pepper. At syempre, kailangan natin dito ng ating Knorr shrimp cube. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Gamitin niyo itong gabay sa pamimili. Ang suggestion ko sana sa inyo kung pwedeng kunan ninyo ng screenshot kagad dito gamit ang inyong mga cellphone. Nang sa ganon, kapag nasa grocery na kayo, nasa palengke, madali na ninyo makikita yung kailangan nating bilhin. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Maglalagay lang tayo ng gata dito sa isang cooking pot. Ang gamit ko dito yung gata na dilata. Mas maganda kung sariwa yung gagamitin natin, syempre. So ang gamit ko dito, dalawang lata ng gata o na coconut milk na halos katumbas ng 4 cups. At bukod sa gata, ilalagay na rin natin dito itong sibuyas, itong luya. So yung luya, iniwalang natin yan into strips. Pero pwede rin kayong gumamit ng luya na ika-crush lang natin. Ito rin yung bawang. Itong bawang naman, crinush lang natin yan. So ngayon, wala pa itong init. Hindi pa natin nabubuksan yung apoy dito. So ang gagawin ko, bubuksan ko lang yung apoy. Mag-apply lang tayo dito ng heat. At pagkatapos, ay papabayaan lang natin itong kumulo. So medyo kakaiba yung ginagawa natin ginataan ngayon. Dahil hindi tayo nagigisa. So ginagawa natin, pinagsasama-sama lang natin lahat ng mga ingredients dito para pakuluan. Ngayon guys, habang hindi pa kumukulo ito, meron akong tip sa inyo. Bago natin hintayin itong kumulo ng tuluyan, mas maganda kung hahaluin muna natin ito. Dahil maya-maya baka magulat na lang kayo, bubulwak na lang bigla itong gata. So ganun usually yung tendency ng gata. Kapag pinapabayaan lang natin na kumulo ito, mapapansin ninyo unti-unting nagbababol, maya-maya tatalsik agad. Kaya ang ginagawa ko, habang unti-unting umiinit, hinahalo ko muna ito. Pagkatapos guys, no, binabantayan ko lang. Pag meron ng konting usok na lumalabas at unti-unti na nagbababol, itutuloy lang natin yung paghalo hanggang sa tuloy na itong kumulo. Ngayon nag-umpisa ng kumulo itong ating gata. Ang gagawin ko dito ay kukunin ko lang itong ating Knorr shrimp cube. At ilalagay lang natin ito dito. Gumagamit ako nito nang sa ganon ay maging buong-buo yung lasa ng hipon dito sa ating ginataang hipon na merong sitaw at kalabasa. Hahaluin ko lang para matunaw yung cube at pagkatapos guys ay tatakpan lang natin ito. Lulutuin lang natin ito in medium heat ng mga 15 minutes para lang makuha natin yung lasa galing dun sa mga ingredients na nilagay natin dito. Makalipas ang mga 15 minuto, tingnan na natin ito. Ayan, so nangyari, nag-reduce na itong ating coconut milk, ano? Medyo lumalapot na itong ating niluluto.
Sa puntong ito, malasang malasa na yung gata dahil kumapit na dito yung lasa ng mga ingredients na nilagay natin. Ngayon naman, pwede na nating ilagay itong ating kalabasa. And guys, no, pwede tayong gumamit dito ng kalabasa na karaniwang nabibili natin sa palengke. Gaya ngayon sabi ko kanina, ang tawag doon ay kalabasa squash. Pero kapag nasa labas naman kayo ng Pilipinas at meron kayong access sa tinatawag na butternut squash, maganda rin gamitin yon dahil medyo may pagkamatamis yung squash na yon. Pagkatapos nito, ipapabayaan lang natin kumulo ulit itong ating gata at itutuloy lang natin ang pagluto dito sa kalabasa ng mga 5 minuto. So ang ginagawa natin dito, pinapalambot lang muna natin itong kalabasa. At habang ginagawa natin yan, pwede na rin natin ihalo dito yung sili o yung siling haba. At again, optional ingredient lang ito. Pwede kayong magluto ng ating dish nang hindi gumagamit ng siling haba. Pero kung gusto ninyong medyo may konting anghang at yung konting lasa ng sili nandun, mas maganda kung gagamit kayo nito. Ngayon guys, makalipas ng 5 minuto, mapapansin ninyo unti-unti nang lumalapot yung gata. Ito yung gusto ko sa ginataang hipon na may sitaw at kalabasa, yung maraming gata. Dahil mas nagiging creamy ito. Para sa akin, mas masarap. Ngayon guys, no, kung hindi pa ganun kalambot yung kalabasa after 5 minutes, pwede pa tayong mag-extend ng konting minuto lang. So check muna natin ito para makasigurado lang tayo. Ayan, so nahati na naman siya. So pwede na to. Kasi ang gagawin natin, ano, maglalagay pa tayo ng ibang ingredients dito pagkatapos lulutuin pa natin ito. So may oras pa para lalong lumambot itong kalabasa. So ang gagawin ko ngayon, ay ilalagay ko na dito yung hipon. Ito na yung hipon. Didiretso na natin dito sa ating cooking pot. So ang gamit ko dito ng hipon ay yung may shell pa tsaka may ulo. Kung walang ganitong hipon na available sa location niyo, pwede kayong gumamit dito ng hipon na frozen, yung wala nang shell at walang ulo, walang problema doon. Basta bago ninyo lutuin, i-thaw niyo muna. Ayan, at napaka-importante din, nalilinisin natin yung hipon bago natin ilagay dito. Kasama na rin yung pagtanggal sa bituka nito o yung pag-deveined dito. Ayan. So yun guys, nilagay na natin yung hipon. Ngayon naman, para mas lalong sumarap, dadagdagan pa natin ang gata ito. Ilalagay ko na dito yung kakang gata o yung coconut cream. Ayan. Haluin lang natin. Ngayon naman guys, pabayaan lang natin itong kumulo uli. Ang kagandahan dito sa coconut cream, lalo nitong ginagawang creamy itong ating ginataang hipon. At nagbibigay din ito ng konting tamis na nagko-complement naman dun sa mga lasa ng iba't ibang ingredient na nilagay natin dito. At yan, mapapansin natin, unti-unti nang kumukulo. Pwede na natin ilagay dito yung sitaw. Ito na yung sitaw natin. Haluin lang natin ito. So, i-distribute lang natin dito yung sitaw. Dahan-dahan lang yung paghalo natin. Karaniwan, ano, tinutula ko lang papaloob yung mga ingredients para hindi natin ma-damage yung hipon. Ayan, so dahan-dahan lang yung ating paghalo dito. At pagkatapos guys, no, itutuloy pa rin natin yung pagluto. Mas maganda sana kung mag-reduce pa to ng konti. So karaniwan kong ginagawa dito, papabayaan ko lang kumuli itong mixer natin. Pagkatapos gamit yung init na between low and medium, itutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa mag-reduce lang ng konti yung gata. Ngayon guys, tamang-tama lang ito. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay na tayo ng seasoning. Ang gamit ko dito ay patis lang, pati ground black pepper. So eto na yung patis. At naiintindihan ko na hindi lahat tayo gustong gumamit ng patis. So kung ayaw ninyo sa patis, pwede tayong gumamit dito ng alamang. Pwedeng alamang na sariwa, pwedeng alamang na naasinan, at pwede ring bagoong na alamang.
Ayan, pagkatapos guys, ilalagay lang natin itong ating ground black pepper. Haluin lang natin. Ayan o, napakaganda na ng gata, di ba? So, ang gagawin ko dito ay lulutuin ko lang to ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. Pero depende sa inyo yan, ano? Kung gusto ninyo ng masabaw, okay na ganito. Pero kung gusto ninyo na medyo thick yung sauce na hindi ganito kasabaw, pwede pa nating lutuin to ng medyo matagal. Ang payo ko lang sa inyo guys, no, kapag tatagalan natin at medyo masabaw pa, mas maganda na tanggalin muna natin dito yung hipon pati yung mga gulay. So yung gata lang yung papakuluan natin nang sa ganun hindi ma-overcook yung hipon at yung gulay. Pagkatapos ito guys, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Guys, ito ng ating ginataang hipon na may sitaw at kalabasa. Oras na para tikman natin ito. Tara guys, tikman na natin ito. Unahin ko muna itong gata. Ang ginawa ko dito sa gata ay pinalapot ko pa. Tinanggal ko muna yung hipon at yung gulay. Pagkatapos, niluto ko lang yung gata ng konti pa hanggang sa mag-reduce. Kaya napaka-thick na nito, malapot na. Wow, napaka-rich and creamy talaga. At literal guys, ha, buong-buo talaga yung lasa ng hipon. Lasang-lasa ko din dito yung bawang, sibuyas, pati na rin yung ating luya. So, talagang ano, no? Naghalo na lahat ng lasa ng mga ingredients dito. At talagang napakasarap. Ito pa lang yung sauce, ha? Ito pa lang yung gata. Sarap. Ito namang hipon. Alam mo, tatabi ko muna itong kutsara ko eh. Oral sin sa hipon kapag kukutsarahin mo eh. Tapos dito kayo nakamay. Sarap, napakalasa. Wow. Ang sarap, sarap. Babalatan lang natin ito. Ayan, tikman natin. Sasawsaw natin itong ano, laman ng hipon dun sa gata. OMG na naman. Ang sarap. Mapaparamay ako nito. Nakakaya naman sa inyo pag makita ninyo yung katakawan ko. Kaya, ayun, hanggang dito lang yung papakita ko sa inyo. Mamaya ko na ito uubusin. Bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa inyo sa pagnood nitong video na to. Sana kung nagustuhan ninyo, ipakilike lang. At para sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe, guys, mag-subscribe naman kayo dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo kapag may bago tayong video na in-upload. O paano guys, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!